Umagang-umaga guys, mayroong dumating na blessing. So, dapat tayong magpapasalamat. Yung kaibigan kong tay, nag-dorby lang siya kaninang umaga. Tapos sabi niya na, labas ka dyan, meron akong ibibigay sa'yo. Akala ko isa lang, dalawa pala ito. Ayan guys, meron siyang binigay sa akin. So maraming maraming salamat sa aking kaibigan na very very generous talaga yung kaibigan na yun. Basta meron siyang mga bilhin na mga damit ba or para sa kanya kung hindi niya makasya, ibigay niya sa akin. Ako yung taga-salo ba? Minsan talaga no, may mga ano talaga, may mga kaibigan tayo na ano, parang ganun lang talaga sila, happy sila na ganun. So minsan guys, nahiya na talaga ako guys ba, kasi tanggap lang ako ng tanggap, kasi di naman kung i-refuse mo yan, di ba? Masama yung mag-refuse. Masama yung mag-refuse ng mga grasya. So dapat tanggapin mo at magpasalamat at balang araw makakaganti ka din and India. Pero nahihiya din ako ba, kasi sabi ko na lang sa ano ba, mukha na ba talaga akong pulubi na dapat akong bigyan ganon. And yeah, it's not like that naman, no? So, hindi naman ganyan. Meron lang talaga mga tao na mahilig lang talaga magbigay ng mga bigay-bigay, yung ganun, mga regalo-regalo. And yeah, I am thankful. Mm-hmm. Pupunta talaga ako sa tindahan. Bibili ako ng regalo kasi yung bunso ko attend ng birthday party ng kanyang classmate. And kailangan kong bumili ng regalo, guys, ba? Ayan, mag-ready na ako. Ayan, change location naman tayo. Ayan, mag-ready na ako. Ito lang akong photo. May araw naman. Hindi katulad sa umaga ba na, ano talaga, init. Malamig talaga. Ngayon naman, may araw siya. So, ito lang ang ating suotin. Medyo light para hindi tayo pawisan ng masyado ba? Kasi maglalakad din ako, guys. Ayan. Ayan. Ready na ako. Ayan. See you, guys. Malamig, eh. Malamig talaga siya ba? Yan ang ating nabili, guys. Yan. Buti na lang at gipak na nila daan. Malamig talaga. Kahit mayroong araw, pero malamig talaga sa labas. Yan. Yan. Ayan na. Sana magustuhan ito ng ano, my birthday celebrant. Alas 4:30 ilahan party. Buti na lang at walang pasok si Mister ngayon, walang trabaho si Mister, kaya siya yung maghatid kay Asia. Kasi hindi naman din ako pwede, guys, kasi wala akong car. Hindi din ako marunong mag-drive. Punta ako ng garage. Meron akong kukunin. Ay, sarado pala po. Kasi si Hasan natutulog. Ito na yung mga kinuha natin doon. Pati yung ilaw dito, hindi na siya nag-function.
din pala ako nabiling bago dito. My new baby. So, dapat ko itong i-replant. Nasaan na ba yung isa dito? Parang need ko siyang i-replant. Kasi maliit lang yung lagayan. So I think need ko siyang i-replant. Ilagay ko siya sa medyo malaki na lagayan. Ito na lang ang gawin kong lagayan niya. Ito na lang, di ba? Ayan, parang ganun. Parang, okay, perfect. So, lagyan ko yan ng lagyan ko ito ng terra, lupa. Na, yan ang ating entrance plant. Entrance. Supposed to be yung candle dyan, guys. Tinanggal ko yung candle at yan ko siya nilagay. Ayan, mas nagustuhan ko siya. So, ganun na lang. O, diba? My new baby. Guys, kain tayo ng avocado. Malapit na rin na ubos. Ito yung pang dessert ko. Super busog ako ba? Super busog ako guys kasi kahapon whole day yung fasting ko and it's my 23 days. Ika 23 days ko ngayon. 23 days. 23 days ba? 24. Nakalimutan ko tuloy. Sa loob ng 23 or 24 days guys, hindi ko na maalala. Hindi talaga ako kumakain ng rice. Though, nagra-rice pa rin ako dito, pero hindi ako kakain yan. Para lang yan sa mga anak ko. Kasi yung, especially yung eldest ko, paki-rice talaga siya, pero they are kids. And kids are sugar burner. So, okay lang sa kanila ngayon. At least nakikita nila ako kung ano yung mga ginagawa ko ngayon, ano yung diet na ginagawa ko, nag-low carb ako para sa aking health. So, later on, matutunan nila kung gaano ka-importansya sa akin ang ganitong diet na pina-follow ko. Once again guys, hindi ako kumakain ng rice. Siguro, nung last time na nakikita nyo na nagra-rice ako, nagluto ako ng rice, hindi ako kumakain noon para yun sa mga anak ko. At good news guys, kasi yung husband ko, finally, siguro nakikita niya yung changes ko. Kasi, this time kasi, as in, dedicated talaga ako, as in, motivated ako sa diet na ito. At nakita yan ni Mister, at nakita din niya ang changes. And now, finally, nag-start na rin siya na mag-diet. Finally. Kung mayroon man akong taong nakilala na pinaka-hard na tao, yun yung husband ko. Pinaka-hard talaga na nakilala ko sa buong mundo yung asawa ko, guys. Pero now, super happy ko talaga kasi napasunod ko siya, guys. Although, hindi talaga siya sumusunod talaga sa
sa gusto, sa ginagawa kong diet, way of diet, kasi parang ginagawa ko is extreme. Ano lang guys, less na talaga siya, less ang iyahang kain ngayon, and yeah, kasi hinay-hinay at saka nag-adjust din siya ngayon, and I am excited na makita din ang kanyang resulta, and in fact, ngayon lumabas siya, nagbisikleta siya, so meron din siyang movement kasi paborito niya mag-biking ba. And naalala ko noon guys, noong medyo bago pa kami pa, siguro kaanak ko lang din ni Asia, kasi yung asawa ko din guys, palabiro talaga yan. Sabi niya na papalitan daw niya ako pagdating ko ng 40 years old, papalitan niya ako ng bata. So, alam niyo ba guys kung ano yung reaction ko noon guys nung narinig ko yon? Ay joke lang talaga yun guys, pero yung reaction ko, umiiyak talaga ako, as in nasaktan ako kasi tinitake ko seriously yung joke niya. Tapos noong nakita niya na umiiyak talaga ako, syempre ano, niyakap niya ako. Sabi niya, "No, it's a joke kasi yung asawa ko kasi pag mag-joke-joke, parang hindi ko tanggap yung mga joke guys. Joke lang yan, pero you know naman na joke is not for everybody. So, pero ngayon guys, nasanay na talaga ako sa asawa ko. So, ngayon kung minsan sasabihin niya na, papalitan kita ng mas young, sabi ko, go ahead. Kung saan ka masaya, suportahan kita. So, wala na yan sa akin, wala nang ipik sa akin yan guys. Sabi ko na lang, yeah, okay, para palitan din kita ng mas rich kasi pagod na ako sa pagiging poor, ganun. So, it's a joke lang guys. Meron kasi akong karanasan noon, na nung kami pa sa ama ng aking eldest, meron akong karanasan na pinagpalit talaga ako sa iba na mas young din. So, hindi ko inaakala na nag-joke yung husband ko na papalitan daw niya ako ng young. So, sabi ko na lang, again. So, siguro naalala ko lang yung mga masasakit na karanasan ko. Kaya nga, umiiyak talaga. So, pero ngayon guys, kung sasabihin pa yan ni Mr. ko, sabihin ko lang, go ahead and enjoy. So that I can enjoy also my life. Ay, ginoo ko mga lamas sa kinabuhi, mga spices sa life guys, kunuhay, di ba? Ika nga. And yeah, back to my diet. I'm so far so good. I'm good. And yesterday, whole day ako nag-fasting. Yan, nasabi ko na kanina. At ngayon, pwede akong kumain. So, kumakain ako, guys. Parang nasobrahan ko ata. Pero, okay lang. Kasi, tomorrow na naman, wala na naman akong kain. Kasi, alternate yung ano ko, guys. Kain, fasting. Ganun. Yun yung pina-follow ko for this whole month of November. And so far, so good. And nagustuhan ko. And I am excited to share kung matapos ko na itong diet ko, at kung ilan talaga ang nabawas ko, at i-share ko din yung journey ko and ano yung mga reasons ko kung bakit talaga ako napasubo sa diet na ito, no, yung purpose ko. Yeah, at yan guys, yan ang i-share ko later on, not tomorrow, but yan ang i-share ko balang araw. Yeah, and guys, dito ko lang tatapusin ang aking vlog for today kasi punta ako sa taas kasi kunin ko yung mga damit na mga natutuyo na, at magsasampay na naman ako. Lagi na lang ako nagsasampay guys. Walang katapusan trabaho sa bahay. Yan ang mga nanay. So, bye for now. Ciao.